A blessed day po sa inyong lahat. Ako po si Brother Michael at kasama ko po ngayon ang aking pamilya para magbigay po ng papuri at pasasalamat sa Diyos sa kabutihan niyo po sa buhay po namin. At noong April 18 po, ako po'y biglang inubo at nilagnat. Nagpatingin po ako sa doktor at after 3 days, nalaman ko po na ako po'y positive sa COVID-19. Nag-stay po ako sa bahay ng 13 days. 9 days po on and off po ang lagnat ko. Pero patuloy pong lumala ang ubo ko. Naranasan ko rin po ang ibang simptomas ng COVID-19 kagaya ng pagkawala po ng panlasa ko, pang-amoy, gana sa pagkain, pagsusuka, diarrhea, pagkahilo, pananakit ng katawan, at naranasan ko rin po ang shortness in breathing. Ako po ay diabetic at nagkaroon din po ako ng asthma ng bata pa po ako. Pero ang pinaka matinding naranasan ko po ay unti-unti pong humina ang aking katawan. Until such time ay ayaw na pong pumasok ng kahit anong pagkain o tubig sa aking tiyan. Ano man pong aking kakainin ay ito po'y aking sinusuka. At doon po pumasok sa aking isipan ng kamatayan. Kung patuloy pong lalala ang sitwasyon ng aking katawan. Sinabihan ko rin po ang aking asawa na kung ako'y mamamatay, tandaan mo, mahal na mahal kita at ang ating mga anak. At noon ko po naisip sa buhay po ng isang tao ay wala pong halaga kung gaano po karami ang kanyang naipundar, maging pera man po ito o material na bagay. Wala pong halaga kung ano man po ang nakamit na tagumpay sa buhay, maging sa kanyang profession o position sa trabaho, lahat pong ito ay walang halaga. Ang tanging importante po ay ang relasyon po sa ating Panginoong Jesus at ang pagtanggap po sa Kanya bilang Diyos at tagapagligtas. Halos magdamag din po akong umiyak at nangusap sa Panginoon. Panginoong Jesus, alam ko po ako inyong pagagalingin. Sang dinideclare ko po at kiniklaim na ako po'y gagaling sa inyong kapangyarihan. Ako po'y tatayo at magte-testify sa inyong kabutihan sa buhay ko po at sa buhay ng pamilya ko. That following day po, pagkagising ko, may kakaiba po sa aking katawan. Ako po'y nauhaw at naramdaman ko po ang kagutuman. Nag-request po ako ng champurado sa misis ko at ito po'y aking naubos. Nagtaka po ako na hindi na po ako nagsuka. Ito po'y instant miracle ng Panginoon. Ito po'y tunay na kagalingan mula po sa Diyos. Sobra po akong nagpuri at nagpapasalamat sa Kanya sa kabutihan niya po sa buhay ko po. At noong sumunod na araw po, May 1, since wala na po akong lagnat at nakakatayo na, nagpatulong po ako sa aking asawa para pumunta sa hospital. Doon po ay na-diagnose po ako ng mild COVID pneumonia. Na-swab test din po ako ng 3 beses na puro positive po sa COVID-19. Hindi po ako sumuko at pinanghinaan ng loob. Pinanghawakan ko po ang mga salita ng Panginoon at pangako po niya sa Isaiah 41:10. So do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous hand. Yan po ang aking pinanghawakan na salita po ng ating Panginoon na nagbigay po sa akin ng kalakasan. At noong May 9, tinransfer po ako sa isang COVID camp outside the city po. Noong makita ko po yung facility, ako po'y nalungkot dahil ito po'y napakarumi. At nasurpresa po ako nung malaman ko na apat po kami sa isang maliit na kwarto at ibang lahi po yung mga kasama ko na positive din sa COVID-19. At meron po silang
severe symptoms ng ano ng COVID-19. sinubukan ko pong humingi din ng tulong sa company ko para ako'y malipat sa ibang location, pero ginawa po ng company ko, nag-book po siya ng hotel under my name, pero unfortunately po, hindi rin po ako na-pull out ng company ko. Sobrang nalungkot din po ako. Nangusap po ako sa Panginoon na, Lord God, kung kalooban niyo po ang maranasan ko po ang ganito sitwasyon, nang ako po ay may baba at kayo po ang may taas, let your will be done, O God. Kahit gaano po kalala ang sakit ng mga kasama ko sa kwarto, naniniwala po ako, Panginoon, na ako'y pagagalingin niyo. Lalabas po ako dito ng may kapayapaan at kagalakan dahil sa iyong pagmamahal sa akin, O Diyos. At nung May 13 po, na swab test po ako, pati na rin po ang aking asawa at anak. At na nang malaman ko po ang result ng mga test namin, praise God po, dahil po lahat po kami ay negative sa COVID-19. Sobrang-sobra po akong galak sa kapangyarihan ng ating Diyos. Hindi ko po ma-contain kung gaano po siya kabuti sa buhay ko po at buhay ng pamilya ko. Sobrang-sobra po akong pasasalamat sa Kanya. At nung May 17 po, na-discharge po ako sa camp na yon, at sinabihan po ako na magpatuloy po ako ng 14 days home quarantine. Sobrang saya ko po at sobrang pasasalamat ko po sa Diyos. Ibinabalik ko po sa Kanya ang pinaka mataas na papuri at pasasalamat. Thank you so much, Father God, for your love and for your mercy for me and for my family. Nagpapasalamat din po ako sa mga kapatiran sa Joy BS, sa FCC family, kay Pastor Benji, kay Pastor Benhar, sa TOG family, kay Pastor Noy, sa family, relatives and friends ko po, sa lahat po ng mga nagdasal sa akin at sa pamilya ko po, maraming maraming salamat po. God bless po sa inyong lahat. To God be the glory po. Sa pagkasakit po ni Mike ng COVID-19, salamat po sa Panginoon, dahil bilang pamilya ay patuloy po kaming kumapit sa kanyang mga salita. Patuloy lang po kaming tumingin sa kanyang krus. Alam po namin na ito po ay laban ni Jesus at ang kanyang tagumpay ay aming kakamtan. Sa 13 days po ni Michael sa bahay, ay maraming araw po na kailangan ko po siyang lapitan. Pero sa grasya po ng Panginoon, hindi po ako natakot. For I know na Jesus Christ is my PPE. In Philippians chapter 4 verse 13, I can do all things through Christ who strengthens me. Sa araw-araw po na nakikita ko si Michael, nahihirapan po siya. Kumapit lang po ako sa Panginoon, dahil alam ko po sa puso ko na nandun po ang divine healing ng ating Panginoon. In all things na dinanas po namin, nag-submit lang po kami sa will ng ating Panginoon. Salamat po sa mga words niya, dahil alam po namin na hindi niya po kami pababayaan. Nagkaroon din po ng positive sa mga ka-flatmate po namin. Dalawa po sila. Yung isa po ay asymptomatic at yung isa po ay with minor symptoms. Praise the Lord, for He is good. Nasa hotel po sila for isolation. And naghihintay na lang po sila ng second negative. God is good all the time. On May 8 po, sabay-sabay po kaming na swab test ng aking mga anak at ng bunso ko pong kapatid. Praise the Lord. At negative po si Miguel and ang aking kapatid. And miraculously, by God's grace, asymptomatic COVID-19 po kami ni Gabriel. Truly, God is in control po sa aming buhay. Nung nalipat po si Michael sa COVID-19 camp,
Ako po ay nagkaroon ng worry. Ako po ay umiyak sa Panginoon. Dahil nag-alala po ako na baka maapektuhan po ang kanyang paggaling. But truly, God is good. Pinahawakan ko po ang word niya sa Philippians chapter 4, verse 6. Do not worry about anything, but in everything, but pray about everything. Tell God what you need and give thanks for all He has done. Despite po ng lahat ng aming dinadanas, patuloy po kaming nagpuri at nagpasalamat sa Panginoon sa araw-araw na presensya niya po sa amin. Dahil alam po namin na wala po kaming magagawa. Siya lamang po ang may kapangyarihan sa lahat. May 13 po, by His grace, sabay-sabay po kami nagka-schedule ng repeat swab test. And I was shouting my praises to God. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Truly po, our God answered all our prayers. Ang result po namin ay all negative. That is God's goodness po in our life despite po ng aming unworthiness. It is only by His grace po talaga. We are humbled and grateful for all the things that God has done in our lives. Ang COVID-19 pandemic journey po namin ay maitaas lamang po ang Panginoon sa buhay namin. Ang pandemic na to ay a reminder for us po na the basic of life. We need Jesus Christ in our lives po. Jesus is more than enough. It's a reminder po na we put God first in all things that we do and everything else will follow. Maraming salamat po sa mga families po namin, relatives, friends, FCC family, Manila, Abu Dhabi, Pastor Benji, Pastor Benhar, elders po ng church, Joy BS, TOG family, and Pastor Noy. This journey is also with you. Salamat po sa mga prayers niyo po. We give back all the praises and highest praise to God alone. God bless po. Ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoong Diyos, for it is a miracle na asymptomatic COVID-19 positive ko ako. Hindi po ako nagkasakit at patuloy po ako nag-aral sa distance learning. Even at this trial, we are very blessed to know that Jesus will never leave us nor forsake us. We as a family keep our eyes on the things that we cannot see and keep our hearts on the finished work of Jesus Christ on the cross. Each day we are declaring that this will be all over soon in His plan, in His perfect timing. For we know we have Jesus' victory in our lives. The verse that I held on to in this trial is Psalms 34, verse 4. Seek the Lord and He will deliver you from all of your fears. God bless po. I praise and thank God po for our family's journey po in COVID-19 with Jesus Christ. I believe po na we have such an almighty, merciful, loving, and sovereign God po. Napakabuti niya po at nag-negative po ako sa COVID-19 at binigyan niya po kami ng lakas na maharap po ang araw-araw po naming buhay. Salamat po sa experience na binigay po ng Panginoon po sa amin. This is God's way po for us to witness this pandemic po para lumaki po lalo kami sa Kanya at lumago po sa Kanyang salita. Salamat sa Kanya dahil sa itong mga nararanasan po namin, natutupad po ang Kanyang kalooban at sobra pong nagagalak ang aming puso dito. God is preparing our generations po so we can have a strong foundation and relationship with Him so we can face more trials to come na kasama po siya. That's why I declare goodness upon these things we experience, so that we can grow into the children God wants us to be. As it is written in John chapter 16, verse 33 po, I have told you these things, so that in me you may have peace. In this world, you will have trouble, but take heart, I have overcome the world.
Muli po akong nagpapasalamat sa Diyos dahil pinatektahan niya po kami in ways we cannot imagine po. Masayang-masaya po ako dahil hindi niya po hinayaan makonsume kami ng fear o takot man po. At magtiwala lang po at lumingon lang po sa Kanya. Nagpupuri po sa Kanya dahil nanalo na po siya. He has won the battle at wala na po tayong kailangan ipag-alala. Mahal na mahal niya po tayo lahat at alam niya po ang pinagdadaanan po natin. Nais ko pong iwakas itong patotoo po namin sa isang verse na pinangahawakan ko po during this time. Psalms chapter 62 verses 1 to 2. Truly, my soul finds rest in God. My salvation comes from Him. Truly, He is my rock and my salvation. He is my fortress and I will never be shaken. Our God is so good po. Glory to God alone for the things He has overcome for our family and for everyone else. Praise God po.